Ακριβά από Ιησούς Ναζαρένο, αβίτατ παπούρι, αλέι να μην σειώ, δίνγιν ανταλάγιν ατ παρσάμω, ναν βαϊάν μω. Βίβα από Ιησούς Ναζαρένο. Ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Hulyo. At ito ay para sa ating Pong Jesus Nazareno. Isama rin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasyon ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdag natin ang intensyon para kay Helen Manuel at ang intensyon para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, ang kabutihang loob ng Diyos ay siyang nagbigay ng magandang buhay para kay Abraham at ang kanyang anak na si Isaac na magkaroon ngayon ng bagong buhay na magtayo ng panibagong pamilya na siyang paghahanda ng bayan na hinirang ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinatawag ng ating Panginoon si Mateo na publikano, tagapagsingil ng buwis, upang sumunod sa Kanya na siyang panawagan rin para sa atin. Kuminsan hindi natin gaanong napakinggan ang panawagan ng Diyos na siya'y mahalin, paglingkuran at sundin. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, lumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pangako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiriat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan.
Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngala ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili na mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama na mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama na mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berlahayroy na magtatakip silim. Siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaak, kaya't bumaba siya sa sinasakyan niyang kamelyo. Lumapit sa aliping, kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo, tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatakbo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaak ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaak si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos.
Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita at pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pasingilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Sa atin pong Salmo 118 ngayon, ay sa ating Salmo 105 ngayon, ay napahayag na ang Diyos ay may kabutihang lubos. At itong kabutihang lubos ay siyang panawagan para sa ating lahat na tayo'y mapasa Kanya. Kaya ang pinaka-tema po sa ating mga pagbasa ay ang pagsunod sa Diyos. Sa salitang Hebreo, lagi pong mapakinggan ng lahat ng tao, gaya ni Abraham, gaya ng lahat ng mga patriarka, gaya kay Moises at iba pang mga propeta, ang salita na sinasabi sa mga Hudyo na Lech Akaray. At ngayon ay
Ito ay sinabi ng ating Panginoon kay San Mateo. Sa ang Ebanghelyo natin ni San Mateo, Kapitulo 9, Beso 9 hanggang 13. Sa Versikulo 9, sinabi ng ating Panginoon kay Mateo, Akuluti mi. Na ito yung translation ng Lex Acharai na sa atin pong salita, Sumunod ka sa akin. Itong pagsunod ay ginawa na ni Abraham noong siya ay tinawag ng Panginoon na pupunta sa lupain na ipinangako ng Diyos. At sinunod ni Abraham. Kaya po sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 23, Versikulo 1 hanggang 67, namatay ang asawa ni Abraham na si Sarah na labis na kinalulungkot, ni Abraham, pero kinalugdan sila dahil namatay ng matagal si Sarah at nagkaroon pa ng anak na si Isaac. At si Isaac nagkaroon pa ng asawa na si Rebecca na kanyang kababayan din doon sa lupa. At ito yung laging binibigay sa Diyos sa lahat ng mga matapat sa Kanya, sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, sa lahat ng mga taong nagbibigay ng narapat na ibigay na buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tinatawag rin ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Hesus ay hindi lang tumatawag kay Mateo. Sino pa si Mateo? Si Mateo ay tagapagsingil ng Guis at ang pangalan sa kanya siya ay publikano. At bilang publikano, tagasingil siya ng Guis, hindi para sa mga Hebreo, hindi para sa mga Israelita, hindi para sa kanyang pamilya o kababayan. Ang kanyang Guis ay para sa Roman Empire na nagpapahirap noon sa lahat ng tao. Kaya si Mateo at iba pang tagapagsingil ng Guis ay tinuturing na mga taksil sa bayan at sila ay tinuturing na makasalanan. Kaya itong mga Parisiyo nagsabi, bakit ang iyong guro, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, Nazareno, na nakisalo sa mga makasalanan? Pero ang sabi ng Panginoon, malinaw po kayong sinabi na ang nangangailangan ng doktor ang mga may sakit. At siya ay naparito upang tawagin hindi ang mga banal, bagkos ang mga makasalanan. Napakatindi itong versikulo na 13 sa Ebanghelyo San Mateo Kapitulo 9 na ang tinatawag ay ang mga Hamartulos. Hamartulos, ibig sabihin, matindi na mga taong nagkakasala. So, hindi lang makasalanan, matindi ang kasalanan. Pero sa kabila ng makasalanan natin, sa bila ng tayo mga palpak sa buhay, tayo mapahamak, tayo ay mga marurupok, tayong lahat ay mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay tinawag pa rin. Tinawag ng ating Panginoon upang tayo mamuhay sa matuwid. Tinawag tayo upang sumunod sa kanyang daan. Tinawag tayo upang marunong tayo na makinig sa kanyang mga salita. At ang salita ng Panginoon ay kanyang turo, ng kanyang ebanghelyo ay ebanghelyo ng pag-ibig at ng buhay at ng katapatan sa Diyos. Ang ginawa ni Abraham ay panawagan din sa lahat ng mga tao. Ang panawagan ng ating Panginoon ay hindi lang para kay Mateo na naging kanyang apostol, na naging matapat sa kanya. Iniwanan niya noon ang pasingilan ng Guis. Siya ay sumunod sa Panginoon upang ipahayag na ang Diyos ay mayroong awa at habag. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoon na habag ang ibig ko at hindi hain. Ito'y kinuha sa aklat ni Propita Hoseas, Kapitulo 6, Beso 6.
At ganito po ang pagkasabi, Hesed. At itong Hesed, hindi lang po ito habag at awa. Ito yung pagmamahal na may habag. Ito yung hinihingi ng Panginoon. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 9, na sinasabi, Kapitulo 9, Versiklo 13, sinasabi, Ilios. Ilios, yan po ay awa. Pero yun po ay pagmamahal na may habag. Yun pong pagmamahal na tunay na tayo matapat sa ating Panginoong Diyos, matapat sa ating kapwa-tao, matapat sa ating mga sinasabi. At dahil dito, ang ating pagmamahal, ang ating pag-ibig ay isang tunay na pagmamahal, pag-ibig na kung saan tayo ay mamuhay na ayon sa tunay na tao na pawangis at larawan ng Diyos. Yun ang tinatawag na Hesed. O sa ating Ebanghelyo ngayon, Versiklo 13, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, Ilios. Sapagkat kung sabihin lang natin habag, yun ay splagnisti. Pero ang kasulat po dito sa ornal ay Ilios. Ang habag na mayroong pag-ibig ay translation po sa Hesed na pag-ibig na mayroong habag, na mayroong awa, na mayroong pagtanggap sa kapwa. Ito ang dapat nating tingnan, ang daan ng Panginoon ay isang pagturo rin sa atin. Tayo rin ay dapat magkaroon ng awa, ng habag, kabukasang loob, kabutihang loob sa ating kapwa. At yun ang Hesed, ang pag-ibig na may awa at may habag. Ang pag-ibig na ating tinatanggap ang ating kapwa-tao. Ang pag-ibig na banal na mula sa Diyos. At dahil banal na pagmamahal sa Diyos, tayo ay dapat mamuhay sa Kanyang pag-ibig na tunay. Pakisabi sa katabi nyo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. At dahil dito, tayo'y magkaroon ng Hesed, pagmamahal ng tunay sa ating kapwa-tao upang ang ating kapwa ay makaranas din ng Diyos ng pag-ibig. Lalahanin natin, ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan tayong umibig sapagkat imahin tayo ng Diyos. At sa ating pagmamahalan sa isa, atin pong natugunan ang panawagan ng Diyos, sumunod ka sa akin. Equality me. O sa Hebreo, lech akaray. Tinawag tayo ng Diyos na magmahal sa Kanya at magmahal sa kapwa kaya ng ating sarili sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan, bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eucharistia ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami.
ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panahal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, may panalay kaming tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinaas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ang ipatido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, magkapwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig, ang sumuhay sa iyo. Sa kahoy na cross siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyay sa kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu ang banal na makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mm.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalasalo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manay San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kalinautos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasang langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabungay. Poong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang sam ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umakasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po niyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster relief fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay.
sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong pandigo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia kayo narito sa loob at sa labas ng Lambanan ng Itim na Sino ng Quiapo, kayo minaugnay, sumigitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat na narito at naglingkod sa pagpupuri natin sa Poong Hesus Nazareno. Yung wala pang leksyo divina para sa Poong Hesus Nazareno, available pa po ito, 130 pesos po, isang aklat doon po sa information card. Babaon po sa misang ito. Tayong lahat ay nabigyan ng biyaya na mula sa kabutihang loob ng Diyos. Ang ating ipahayag ay ang ating awa at pagmamahal sa isa't isa upang mahalin natin ng tunay ang Diyos. Ngayon na po ang busbas. Mangyari po lang itaas pagyaman kapag-ibagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno na higmasin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga namiyahin na salan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako noon sa binyag na ikaw ay kangibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Purihin natin ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Minipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay
corazón nuestro Padre Jesús Nazareno. Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong kinamatayagan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva Nazareno. Viva. Pero di naman alam. Testa.